pag po kasi sumama ka sa PCY, pag sinabing kabataan ka ni Kristo, nandyan po yung puso mo buong-buo na naglilingkod sa Kanya. Pag sinabi po sa akin na kabataan na naglilingkod sa simbahan, parang inisip ko po, pag naglilingkod ka, dapat wala kang hinihinging kapalit. Masaya siya kasi, naging isang kabataan ko. Kumbaga, ikaw yung mag-i-encourage po sa mga ibang kabataan na masaya na habang nag-grow ka, kasama mo si God. Paglilingkod, wala sa kabataan yan, wala sa edad, at wala sa taong pinaglilingkuran mo, kundi nasa Diyos yan. Ako si Ronly Custodio, 22 taong gulang, 5 taon ng miyembro ng Komisyon sa Kabataan. Jocelyne de la Cruz, 29 na taong gulang. Taon sa paglilingkod, hindi ko matiyak kung gano'n nakatagal. Ako po si Jinkate D. Calimon, 20 years old, 2 taon ng nagiging SPTY ng Santa Ynez. Ako po si Maria Juliet Olaso, 20 years old, 4 years na pong naglilingkod. Ako po si Ron Mariel Carreon, 16 na taong gulang. Magpo 4 years na po ako sa PCY. Ako si Janvic Mendoza Jimenez. Ako'y 15 years old at 5 years na akong naglilingkod sa aming bisita. Ako po si Aaron James B. Cardenas, 10 years old. 1 taon na po ako naglilingkod. Ako si Sarabella G. Sabas, 19 years old. 7 years na po sa paglilingkod. Ako si Joanna C. Ortega, 19 years old. 2 taon ang naglilingkod. Ako po si Arabella Roque, 18 years old, 4 years na naglilingkod sa simbahan. So, kwento mo naman sa amin, JB, kung sino ka, ano ka, or paano ka before niya sumali sa PCY? Nung before ako sumali sa PCY, ako yung batang, alam mo yun, na hindi ako nakikipag-usap sa iba. Hindi makapal yung mukha ko. Hindi ako sanay makisalamuha sa tao at hindi ko kayang tanungin yung sarili ko kung bakit wala ako doon. Bakit puro ko laro? Bakit puro ko away? Pero nung nakasali ko sa kanila, naramdaman ko yung pagiging isang tunay na tao dahil naglilingkod ka sa bisita nyo. Bago po akong maging kabataan ng SPCY Santa Ana o PCY po, isa lang po akong simpleng kabataan na paaralan lang po, bahay, ganun lang po yung pinupuntahan. Ako yung bata na lagi lang nasa bahay, na nakikipaglaro lang sa mga pinsan, hindi ako pinapayagan na maggalagala. Ako yung bata na sobrang mahihiyain dati, talagang hindi ako lumalabas. Lalabas lang ako, pupunta lang sa kaibigan ko, sa bahay lang, ganun. Pero yung makikisalamuha sa ibang tao, hindi ko kaya talaga dati. Pero nung natuto akong makisalamuha na dahil sa paglilingkod sa simbahan, yung naging PCY ako, doon mas na-enhance ko yung sarili ko na kaya ko pala yung mga ganun. Paano mo may lalarawin mga PCY na? Nakikita ko po sila para po kasi nga saya-saya nila, tapos ang daming-dami nila. Kasi ako po yung tipo na tao na hindi po ako pala kaibigan dati kasi parang naano po ako sa kanila, parang natatakot ako na judge nila ako kung sino man ako. Ang alam ko lang sa PCY, yung may mga ano kaya, yung sa pupunta kayo ng bisita, tapos mga nag-vigil. Una kasi talaga, hindi ko po alam talaga na may PCY. Basta alam ko po, may simbahan, tapos magsisimba po kami. Yun lang po yung alam namin. Tapos yun pala yung PCY pala, sila pala yung mga namumuno sa mga gawain pang simbahan. So, paano ka nakapasok? Nakapasok po ako nun dahil inaya po ako ng kuya ko na sabi niya po, pumunta daw po ako sa YF, tapos Nung pumunta po ako, parang ang saya po sa feeling ko. Tapos po, lagi na po ang sumasama. Nung una, ayoko talagang sumali. Kasi hindi talaga ako, hindi ko pa kilala, no? Hindi ko pa lubusang kilala yon. Ngayon, dahil nga sila din yung nakakasama ko, unti-unti naging okay, anak, nakakasama na ako. Tapos, nag-i-enjoy ako nun dati sa mga, nag-i-enjoy ako sa mga formation seminars, no? Dahil marami ko natututunan. So, paano? Gusto ko ba? Anong inaya ka? Gusto ko? Sa totoo lang po ako po hindi. Kasi takot po ako nun eh. Takot po ako sumubok sa mga bagay po, sa mga bagong bagay sa akin. Kaya po hindi po talaga. Pero ngayon po, masaya na po ako dito.
na-encourage ako nung aking lola. Kasi ang lola ko ay isang lector at gusto ko, sabi niya sa akin na, JB, bakit hindi mo itry na sumali ka sa PCY para maranasan mo man lang yung ginagawa nila sa ginagawa mo ngayon. Dahil ako yung batang palaaway, lagi ako nasa barangay, lagi ako pinagagalitan. Pero ngayon, nandito ako naglilingkod para sa akin din lola, dahil siya ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. Sa isip ko kasi, bakit ba ako papasok? Bakit ako pupunta sa ganun? Alam natin napakalaking responsibilidad. Pero pag-iisipin mo, para kanino ba yung ginagawa mo? So yun lang talaga yung laging nag-stick sa mind ko na para kanino yung gagawin mo. So una-una, syempre sa Panginoon. Kung mahal mo kasi siya, doon na yun mag-start eh. So yun lang talaga yung keyword ko. Pag mahal mo siya, everything will follow. Ano yung pagbabago na nakita mo sa'yo, sa sarili mo? Ang pagbabago po nakita ko sa sarili ko nung dati sa ngayon, ako po yung bata na nakikisalamuha sa mga tao. Ako na po yung friendly na tao. Hindi katulad dating nasa bahay lang. Sa bahay lang naglalaro, ganun. Ako na po yung taong handang tumulong sa ibang tao. Tapos yung makisali po sa mga activity. Siguro nung pumasok po ako, napakadaming nagbago sa buhay ko. Kasi unang-una, hindi po ako showy na tao. Mas matataguin po kasi ko, lalo po sa family ko. Tapos, hindi po ako nagsasabi ng problema. Kaya mas sinasarili ko. Pero nung naging part po ako nito, mas naisishare ko, tapos naipapakita ko yung totoong ako. Nung nasali po ako sa, naging miyembro po ako nito, medyo po, hindi po kasi ako ganong, medyo mayayain po ako ganon. Parang mas, kahit nagkaroon po ako ng nadagdagan po yung confidence ko sa sarili ko. Tapos po, mas napalapit po kay Ken dahil po sa PCY. Ang matatandaan ko as part ng PCY ay yung katungkulang ipinagkaloob sa akin. Simula nung sumalay ko dito, yung pinagkatiwala nila sa akin na maging tagapamuno ng kapistahan at syempre yung paano maipapakilala si San Lorenzo Ruiz de Manila sa kapwa kabataan. Yung mga pag-attend ko sa mga YF, sa mga PYD, sa mga outreach program, ganun. Kanyari po yung sana punta kami sa Emmaus. Una po talaga, hindi ko alam na may mga ganun klaseng mga tao po pala talaga. Na sobrang, ang hirap po ng buhay nila. Ganun po. Nung time na nung dahil naging PCY po, at nakaano po sa mga outreach program po, mas na-inspire po ako na talagang magsikap po sa buhay po para kung sakali man po na ganun mangyari sa buhay namin, hindi ko po hayaan. Magpapatuloy po tayo sa buhay natin. Parang kung hindi ako naging PCY, isipin ko sino ako ngayon, nasaan ako. Ganun talaga naiisip ko pagka kunyari nasa bahay lang ako, wala akong ginagawa. Na kahit hanggang ngayon, wala akong gagawin. Parang apakalungkot ang buhay. Parang walang kulay, ganun. Siguro yung time na pag-attend-attend ko ng mga YF, mga activities. Kasi parang, minsan kasi ayoko sa bahay. Minsan gusto ko sa ibang lugar. Mas nagiging masaya kasi kapag ganun sa ibang lugar. Kasi sa bahay ako. Hindi ko alam bakit kasi hindi ko nararamdaman yung pagmamahal nila, Mama. Ito na si Papa ang nasa ibang lugar. Tapos, kaya nga, minsan tatatawa kay Kuya Eden, sabi ko. Kuya Eden, wala po ba mo kay F? Minsan ko, kasi pandemic. Kaya, nasabay ako ng initong pandemic talaga. Yung sarili ko lang nakakapitan ko. Kasi kahit di share ko kay Mama, hindi naman niya ako mayiging pagkakas. Kapag nasa PCY ko, mga activities or mga gawa, nakakalimutan ko yun. Hindi sabihin, parang nalilibang ko yung sarili ko. Kasi pagka minsan gabi, lalo na minsan pag mauna, naalala ko talaga si Papa na sinabi ko, bakit ano bang kasalanan ni Mama para ganun mangyari?
ba't dadating sa point na kailangan mag-iwalay sila kasi ang hirap kaya sa point na wala ko ano, papa, tapos nakikita mo sa iba na saya-saya nila. Kaya ano, tinatatagan ko talaga yung loob ko. Ito ba na mag-quit na lang? Hindi nawala, syempre. Hindi nawala yung part ng mind mo na parang, ay, ayoko na. Pero pag-iisipin mo nga, sabi ko nga kanina, para saan ka naglilingkod? So, ikaw din mismo yung babalik at babalik eh. Bakit ka nagpatuloy ni maglilingkod? Ano yung pinangkakapitan mo para magpatuloy? Hanggang ngayon po, nagpapatuloy ako maglingkod dahil sa aking lola. Dahil po yung lola ko, yung nagturo sa akin na kahit anuman yung nararamdaman, magpatuloy ka. Dahil sabi nga, sa bawat daan na tatahakin mo, merong mga pakong tutusok sa paa mo para hindi ka magpatuloy. Pero po, yung lola ko yung naging daan, yung naging tsinelas, yung naging sapatos sa aking paa para patunayan sa bawat isa ng mga kabataan na hindi sa bawat dinadaanan mo, merong mga hadlang, merong paraan para tumulong ka. Kasi maraming nang napatunayan sa akin si Lord. Sa akin man, sa mga naging experience ko. Kasi nag-broken family ako. Mas tumatag kami ni Mama. Mas kaya na namin na wala si Papa. Mas kaya ko nang tumayo sa sarili ko na kaya ko nang gawin yung kaya nilang gawin. Investing sa kabataan. Paglilingkod mo bilang kabataan. Siguro na personally, investing sa paglilingkod bilang kabataan. Kasi yung ano, fulfillment, yung friendship na nabuo within the group. Tapos, sarap din kasi parang nagkaroon ka ng, kasi medyo may edad na ako. So, ang sarap dun sa pakiramdam na ate-ate, kuya, parang may naaakay ka eh. Kumbaga, hindi nag-stop sa akin yung devotion. Kumbaga, nakapag-touch ako ng ibang kabataan para magpatuloy. Hindi man siguro ganun pa ka ano, pero alam kong uti-uti ko sila naaakay bilang isang kabataan. Yung para pong, kunyari po pag, kunyari, wala pong tutulong sa isa, may dinadala ka pong ano, pwede ka pong magsabi sa kanila para, ano, tutulungan ka po nila. Naging masaya ka naman ba? Yung sa pagsali mo sa PCY? Opo. Bakit yun? Ano yung saya na ibulot sa'yo? Dahil mas lalo pa po ako napalapit kay Lord. Ano yung natutunan? Ano yung nadala mo sa bahay mula sa PCY? Yung naturo po sa akin ng PCY, yung pagiging parang naging mabait po ako dahil sa PCY. Sa PCY po, ang natutunan ko po talaga dun is yung pakikisama po. Siyempre, sa lahat po ng bagay, siyempre, iba't ibang tao po makakasalumuha mo. Siyempre, kailangan po, ano, matuto tayong makisalamuha po ng maayos sa ibang tao. Sacrifice. So, may ano, dapat masasabi kang maging sacrifice. Yung sa mga panahon, wala kang ano, gusto mo sumali, pero ano, kailangan mo ikaw mag-adjust ka. Sacrifice mo sarili mo kung gusto mo sumali sa ganyan. Basta, ano lang, hanggat may tumutulong sa'yo, may nag-aano sa'yo. Nagpo-pursuit lagi sa inyo na sumali ka, hanggang kaya mo. Ang lagi ko natatandaan yung treaties. No? Yun yung lagi ko natatandaan. Dahil yun naman yung ginawa sa May Santo. Hindi ko matandaan kung anong year yung treaties na time, treasure, and talent. Even na tayo bilang kabataan, ay mahalaga na maibahagi natin ang ating sarili, sa yung ating oras, yung time, yung ating talento sa at yung yaman na meron tayo, not literally yaman na kayamanan, kundi yung ano yung meron tayo bilang kabataan. Sa'yo, paano nakatulong ang PCY sa'yo? Mas nakilala ko po yung sarili ko, mas na-express ko po yung sarili ko, nalabas ko po yung mga talent ko na hindi ko po alam dati, na sanay po pala akong sumayaw, kaya ko po palang humarap sa mga kabataan. Ang naitulong po sa akin ng PCY is
kung papaano ako maging ako. Paano ko mapakita na matatag ako? Paano ko makikita na may pananampalataya pala ako sa Diyos? Paano ko mapapakita na ako'y pala isang tunay na naglilingkod sa simbahan dahil sa kanila? PCY po nakatulong sa akin para yung... Para pong biglang pumasok sa isip ko na kahit nasa murang edad ka pa lang, parang pwede ka na rin magkaroon ng connection sa Panginoon. At may papakita mo to sa iba't ibang paraan. Masaya po sa PCY kasi yung mga gawain nila hindi lang puro saya, hindi lang puro harot. Kasi pagka yung mga gawain po nila, yung masasaya, may mga matututunan ka din pong magandang asal, magagandang pag-uugali. Anong pinagpapasalamat ko? Sa PCY, pinagpapasalamat ko dahil na tinanggap nila ako ng buong buo na kundi dahil sa kanila, yung kinakaya ko na nahumarap sa maraming tao, hindi ko kakayanin. Yung pagtanggap nila sa akin, kahit na bata pa ako, naniniwala sila sa kakayahan ko. Marami akong pinagpapasalamat sa PCY, pero siguro yung pinagpapasalamat ko is, nang dahil sa PCY, mas nagkaroon ako ng debosyon sa ating mahal na Ina. Totoo yun, kasi nung before kasi, hindi ko talaga siya kilala. Kumbaga, pupunta ko simba ako, pero hindi ko nga alam kung anong title ni Mama Mary yung nasa harapan ng, nasa altar ng simbahan. At ilan lang ang mensahe mo sa mga kabataan na gusto mag-involve? Para sa mga kabataan na gustong maging parte ng PCY, huwag kayong matakot na sumubok. Huwag kayong matakot na makisalamuha sa iba. Hayaan nila, no? Sabi nga, marami ang tinawag, kakaunti ang tumugon. So baka sila'y tinatawagan na. So maraming experience, maraming karanasan, maraming pagkakataon dito sa ating ginagawa sa parokya, sa bilang kabataan. Maraming mga pagkakataon na mahuhubog. Huwag silang matakot sumubok sa mga bagay na kinatatakutan nila. Mag-try lang sila ng mag-try kasi pag tinry mo yung isang bagay, wala namang mawawala sa'yo. Ibigay mo yung best mo. Tapos, maging totoo ka lang. Masarap sa PCY. So, hindi lang nandun yung saya, pero pag titingnan mo, bukod dun sa saya, nandun na yung... Kasi yung saya, parang ano na lang siya, bonus na lang siya. Parang kahit yung kapwa mo, PCY, yung tutulong sa'yo para maging ganap na Katoliko. So yun yung sigurong dapat ay pagmalaki ng PCY. Masaya kasi ang dahil mo makikilala, ang dahil mababago sa'yo. Kung dating feeling mo parang pariwala na yung buhay mo, hindi. Kung feeling mo hindi na walang tatanggap sa'yo, andito ang PCY. Handa kang tulungan at iparamdam sa'yo na kamahal-mahal ka. Pag pumasok po kasi kay sa PCY, hindi lang po puro saya, pero meron din po kasi kayong aral na matututunan. Pag sinabi po sa akin na kabataan na naglilingkod sa simbahan, parang inisip ko po, pag naglilingkod ka, dapat wala kang hinihinging kapalit. Ako, ang PCY Association, may isang mission para sa kabataan, para sa simbahan. Ako, ang PCY Association, may isang mission para sa kabataan, para sa simbahan.